Kamusta mga kaibigan? Halina't pag-usapan natin ang rebulto at ang buhay ni Santa Rita de Casia o Santa Rita de Siquijor o minsan ang tawag ay Black Magic Maria. Marami nga ang kwento sa Siquijor. Isa itong rehiyon sa Visayas. Ang mga kwentong ito ay patungkol sa mga alamat, tungkol sa mga masasamang elementong hindi maipaliwanag, mga misteryo, mga aswang at iba pa. Ang rebultong ito ay matatagpuan sa Siquijor, sa Church of the Divine Providence, sa Santa Maria Siquijor. Ang simbahan naman ay gawa sa limestone at itinayo ilang siglo na ang nakakalipas. Dahil na rin sa katandaan ng simbahan ay nag-iba na rin ang kulay ng mga pader nito na dulot na rin ng panahon. Maging ang sahig at mga pader nito ay basag-basag na rin at tinubuan na rin ng mga halaman at lumot. Masasabi natin na isa lamang itong ordinaryong simbahan, pero sa loob ng simbahan ay matatagpuan ng estatwa na nakakatakot ang itsura. Siya ay si Santa Rita de Casia. Maraming mga turista ang bumibisita dito para masilayan ang kanyang itsura at malaman ang mga misteryong bumabalot dito. Ito ay nakasilid sa enclosure na salamin para maprotektahan sa mga bandido at magnanakaw. Nalaman natin na ang estatwa ni Santa Rita Casia ay nanakaw noon at sa pambihirang pagkakataon ay naibalik rin ito. Ang estatwa ay ginawa at iniukit ilang dekada na rin ang nakakalipas at gawa sa isang solidong kahoy. Dahil sa maganda ang pagkakagawa ay nabigyan ng mahusay na detalye, lalo na sa mukha at ang misteryosong titig nito sa iyo. Ang titig nito ay sadyang nakakatakot at nakakapagbigay ng nakakatindig balahibo na pakiramdam. Sabi na rin ng mga lokal na naninirahan doon, maging ang mga turista, na ang isang walang buhay na rebulto o kahoy ay kayang magbigay ng kakaibang pakiramdam, lalong-lalo na ang mga titig sa mga mata nito. Ayon din sa kanila na ang titig raw ng estatwang ito ay tunay at animo'y totoong tao ang iyong kaharap. Ang titig raw na ito ay sumisimbolo sa dinanas na kahirapan ng santo noong siya ay nabubuhay pa dahil sa mga pasakit na kanyang hinaharap. At hindi lang yan, siya rin ay nakadamit ng itim na garbada. At kung mapapansin nyo, ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang bungo na ayon sa mga kwento, bungo raw ito ng kanyang asawa. At ang mga ibang kwento naman, ang bungong ito raw ay pagmamay-ari ng isang lalaki na pinatay ng kanyang asawa. Mapapansin din ng isang krus na sinasabi rin nila na ito ay nakabaliktad. Pero kung papansinin nyo naman, ay nakausli lamang ito pababa. Tama ka, santo siya, pero parang may iba sa kanya na binabalutan ng masamang elemento. Marami rin nagsasabi na sa tuwing pagkagat ng dilim ay naglalakad daw ito dahil minsan ay napansin rin ng mga tagapagbantay sa simbahan na ang mga paa ng estatwa ay nababalutan ng putik at mga damo na siyang ikinagulat ng karamihan. Si Santa Rita de Casia ay isang Italianong santo na may tunay na pangalan na Margherita Lotti na ipinanganak noong 1381. Siya ang patron sa lahat ng mga paghihirap
patron ng mga battered wise at sinasabing patron din ng mga balo na susugatan at sa mga may sakit. 18 taong gulang siya noong sapilitang ipakasal sa kanyang napang-abusong asawa. Sila ay nagkaroon ng 2 at halos 18 taong din siyang nagpakamartir sa piling ng kanyang asawa at pamilya. Ang kanyang asawa ay madalas na napapasama sa mga gulo at isang araw siya ay napatay. Ang kanyang 2 na lalaki ay galit at nais na ipaghiganti ang nangyari sa kanilang ama. Sinuway sila ni Rita at sinabihan na patawarin na lamang ang mga ito. Pero bago pa man makapaghiganti ang 2, ay nagkaroon ng pandemya sa Europa na naging sanhi ng pagkamatay ng 2 sa parehong taong namatay ang kanyang asawa. Dahil sa lubos na pagmamahal sa Diyos, si Rita ay pumasok sa isang kumbento at doon naging isang madre siya. Doon din niya inialay ang kanyang buhay upang tumulong sa mga nangangailangan at inialay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sa sobrang pag-ibig ni Rita sa Diyos, nais niya na maramdaman ang paghihirap ni Hesukristo sa krus at habang siya ay nagdarasal, nagkaroon ng sugat sa kanyang noo na animoy tinik ng korona na isinuot noon kay Jesus. Nanatili nga ang sugat na ito hanggang sa namatay si Rita at sa kalaunan din ay ginawaran siya para maging isang santo. Ang totoong katawan naman ni Santa Rita ay nakahimlay sa Santa Rita Shrine sa Cascia sa Italia. Ito ay ilagay noong 1947 na nakamamified. Ayon sa mga tagabantay nito ay parang natutulog lamang at may mabangong amoy. Pero dahil na rin sa epekto ng mummification, unti-unting nagbago ang mukha ng mga labi ng santo. Gayon pa man ang misteryo sa mga titig ni Santa Rita de Sitihor ay hindi pa rin lubusang naiintindihan ng mga tao, maging ang mga namamahala dito. Ang ating pananampalataya ay hindi nakikita sa pagsamba sa mga rebulto, kundi ang personal nating pakikipag-usap sa Diyos na may likha ng lahat. Kaya't ang masasabi ko lang, rest in peace, Santa Rita de Cascia. Maraming salamat sa panonood ng ating video at huwag kalimutang mag-subscribe. Rest in peace.